Kamusta mga sir? So, ayun nga, naglolo ko yung side stand sensor natin. Pero bago tayo mag-start, papakita ko muna sa inyo yung nangyayari. So, dito, kahit anong subok natin na pindot sa push start, hindi siya nag-i-start. Sinubukan ko pakinggan yung fuel pump, pero working naman siya. So, subukan nating i-off at i-start ulit. So dito kahit ilang pindot ayaw pa rin. So sinubukan ko na dalawang brake yung i-press pero nakailang pindot pa rin ako bago siya kumagat. And kung mapapansin nyo, konting alog lang o galaw sa motor, namamatay din siya kagad. So once na nag-start yung motor, mas madali na siyang i-start. Kaso ang problema nga, konting galaw lang, namamatay din siya. Tulad dito, sinubukan ko lang na tanggalin sa center stand, eh namatay din kagad. Ayan, nag-i-start na siya kagad, pero sinubukan ko lang bumaba sa motor. Konting galaw lang, namatay rin kagad. Kapag sinubukan nyo naman patakuin yung motor, kung mapapansin nyo, nakasteady yung gas ko dito pero yung galaw ng motor may delay. And kung maririnig nyo, parang nabibitin or nabibilaukan yung makina. Hanggang sa mamatay siya, tapos kailangan mo papigain ng konti para hindi tuluyang mamatay yung motor. So, ito yung side stand sensor natin. Kailangan lang natin tanggalin yung bolt gamit ang Allen wrench na size 5. So, counterclockwise yung pagkalas. Medyo matigas lang siya lalo na madumi and stuck. So, kapag natanggal nyo na yung tornilyo, ito yung itsura ng loob ng side stand sensor. Kung mapapansin nyo, sobrang dumi. So, susubukan nating linisin muna yung mamaya. So, sa loob nito, may makikita kayong nakaangat. Ito yung umiikot kada binababa at tinataas yung side stand natin. Ito rin yung nagiging signal niya kung mag-i-start ba yung motor or hindi. Ngayon, sinubukan ko siyang ikutin. Medyo matigas na. Pwedeng ito yung cause ng issue kung bakit hindi nababasa na maayos ng motor kung nakataas or nakababa yung side stand natin. Kaya, subukan muna natin linisin. Susundutin lang natin yung dumi tapos nilagyan ko na rin ng langis para umayos yung ikot niya. Pero siguro mas okay kung gagamitin nyo ay WD-40, wala lang akong stock kaya ito yung ginamit ko dito. So after linisin, balik lang ulit natin para matesting kung gagana. Ngayon, nung tinesting natin, okay naman siya, nag-i-start siya kagad, hindi siya yung parang kinakapos ng kuryente. And makikita nyo naman, gumagana pa rin na kapag binaba natin yung side stand, eh namamatay pa rin yung motor. Sinubukan ko rin na tanggalin sa center stand at piga-pigain yung gas, so okay na rin siya dun. Sinubukan din natin na i-center stand and tanggalin, okay din naman siya, so I think working siya as of now dito. Pero unfortunately, after a week, lumabas ulit yung problema, so kinailangan na natin siyang kalasin. And ang gagawin naman natin dito ay ibabypass na natin yung side stand sensor, meaning kahit naka side stand, hindi mamamatay yung motor. So kumbaga wala na yung sensor, hindi na siya gagana, pero hindi naman magkaka-problem yung motor. Kung mapapansin nyo, marami na rin balot yung wire ko ng side stand. Dahil ilang beses na siyang dinaga, kaya inangat ko na rin para hindi siya prone sa ngat-ngat ng daga. Pero yung sakit niya, makikita nyo lang yan dito, kulay blue, nababalutan ng plastic, so kailangan nyo lang siyang ilabas and hugutin sa sakit. So ngayon, susubukan natin i-bypass, kailangan nyo lang ng wire. Tapos, kailangan nyo lang ipasok yung magkabilang dulo ng wire sa butas.
So, ganito yung itsura niya once na napasok nyo na. And kapag napasok nyo na, ayusin lang natin, itiklop natin sa gilid para maipasok natin sa socket. So kung nahihirapan kayo ipasok sa socket, subukan nyo humanap ng mas manipis na wire. Pero once na okay nyo na, i-push nyo lang yung lock para hindi siya kumalas. So, ito yung magiging itsura niya kapag nakapasok na siya sa socket. So, balik lang natin yung cover niya na plastic, pero babalutin ko rin to ng electrical tape after nitong video para hindi na siya mabasa o madumihan sa loob. And ngayon, moment of truth, subukan natin kung gagana. So makikita nyo, walang engine light. And nag-i-start siya. Maririnig nyo naman yung makina. So subukan natin ibaba yung side stand. So kahit binaba na natin yung side stand, umaandar pa rin siya. Makikita nyo, working din yung headlight natin. Walang engine light. So, meaning okay yung pagka-bypass natin. Not sure kung issue ba to sa NMAX. Maybe tear and wear lang. Pero para sa akin, mas okay ang sensor ng mga Mio. Ang sensor ng Mio, hindi siya ganito na umikot. Yung sa kanila ay para may push button. So yun lang mga sir, hopefully nakatulong sa mga nagkakaroon ng problema sa side stand sensor. Ride safe mga sir.